Kung nanonood ka ng mga dramang gawa sa Korea, siguradong pamilyar na sa iyo ang ilan sa mga tanawin dito. Mula sa bakery na napanood sa Baker King. Kahariang pinasikat ng Jewel in the Palace. Hanggang sa simpleng upuang ito na saksi sa nakakakilig na tagpo sa Secret Garden. Hindi maikakailang nakarating na sa Pilipinas ang Hallyu o Love for Korean Pop Culture na nagsimula mahigit 10 taon na ang nakararaan. Sa shooting ng isang pelikula, natuntun ko si Ju-won, na kilala natin bilang Matthew sa Baker King. Ayun si Matthew ng Baker King. Gaya sa Pilipinas, naging malaking hit din sa Korean dramang ito. Kaya nang matapos umere, sunod-sunod na ang project ni Ju-won. Pero para sa maraming Koreano, siya pa rin si Matthew o Ma-jun, na nakakainis pero nakakaawang kapatid ni Takbo. Ma-jun! Sabi nila Ma-jun, kasi yung Ma-jun yun yung pangalan ni Ju-won doon sa Baker King. So parang kilala siya dito doon sa karakter niya sa Baker King. Yung artista na gumanap ng Ma-jun, Pogi ba? Pogi? 근데 악역이라 좀 싫기는 했지만 이렇게 외모상으로 봤을 때 멋있는가요? 어머니가 보셨을 때? 멋있다고 생각하세요? 멋있다기보다도 예뻐. 예뻐 오긴 막한다다. 귀여워. 귀여운. 앙 딘데라 namang ito, 맞습니다. 나키타 agad ang kaibahan ni Ju-won sa karakter na ginampanan niya sa The Baker King. 보니까 어때요? 악역 순한 아기 같아. 선해 보여요, 되게. He looks very 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 innocent. Innocent, yeah. Uh-huh. And he looks like a child. An innocent child. Hello. I'm Sandra from the Philippines. Yes. Nice to meet you. Sa dami ng Korean fans na sumusunod kay Ju-won saan man siya magpunta, nadagdagan na naman ang hanay ng Korean stars. Yeah, yeah. Mm, okay. So, sorry. So, interview later. Yes. Han daeume. Sa tulong ng isang interpreter, ikinuwento ni Ju-won sa akin ang kanyang buhay matapos ang The Baker King. Kumpara sa iba, maaaring sabihin na mabilis ako nakilala. Nung matapos na yung shooting, pag lumalabas kami ng pamilya ko, 8 sa 10 tao makakakilala sa akin. May special treatment sa mga restaurant. Nagpapasalamat ako pero naging maingat din ako sa mga kilos ko. Di lang dito sa Korea ka may fans eh, pati sa ibang bansa katulad ng Pilipinas. Anong feeling nung ganun na may fans ka sa ibang bansa? Ang totoo, hindi ko alam pero meron akong Twitter account at maraming message mula sa Filipino fans. Siguro sa Pilipinas, maganda naging pagtanggap sa Baker King. Ito yung bahay ng teacher ni Takgu. Tapos, pagtawid mo ng kalsada, nandito na yung bakery. Pasok tayo. Mahigit isang oras mula sa Seoul, natuntun ko ang lugar na naging tatak na ng The Baker King. Ang dating art gallery na ito, ginawa ng permanenteng coffee shop. Naging popular na pasyalan ito dahil sa Baker King. Ang bawat customer na pumapasok, binabati ng mga litratong ito na kuha ng ginagawa pa lang ang drama. Kasi kung kanina musical ay to nung makuha kong role,
kumuha ako ng baking lessons for 2 months. Pero natuto rin akong magluto sa mami ko. Masaya mag-bake. Kahit na wala nang nakatutok sa camera, nagbe-bake pa rin ako. Nag-improve ang baking skills ko. Nagbe-bake ako kahit sa bahay namin. Di kalayuan sa bakery, matatagpuan ang mga set na ginamit sa The Baker King. Meron ding restaurant dito kung saan pwede mong tikman ang mga tinapay na pinasikat ng drama. Nandito ako ngayon sa set ng The Baker King na dinadayo na ngayon ng mga turista. Isa sa mga sinaserve dito yung corn barley bread na niluto ni Takgo sa The Baker King. Game. Sarap siya. Pero syempre wish ko lang si Takgo talaga yung nagluto, di ba? Do I have to wear that? Yes. May uniform pala dito. Ito yung bread making area nila. Pupunta dito yung mga tao na gustong maka-experience kung paano gumawa ng tinapay. Medyo mahaba na rin yung pila sa labas eh. Isa sa mga kasama ko dito sa baking class, si Heji. Siya yung bago kong kaibigan dahil tinutulungan niya ako mag-translate para maintindihan ko yung mga Koreans. 12 years in the Philippines, no? Yeah. Saan magaling ka na mag-Tagalog? Marunong. Marunong. Marunong ka mag-bake? Oh, syempre na. So hindi mo first time to? It's not my first time. Mm-hmm. Nami-miss mo rin ba yung pandesal sa Pilipinas? Oh, I miss it so much. Oh. I also miss Spanish bread. Oh, Spanish and bread. Also, pandecoco. Pandecoco. Maya-maya pa, nagdatingan na ang mga turistang karamihan, fans ng The Baker King. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Ako yata ang pinaka-excited sa bread-making experience na to. Paano ba naman, isa sa tinapay na gagawin namin, ang bong bread na pinasikat ng The Baker King. Alam ko na to. Napanood ko na to kay Takgo eh. Habang abala sa paggawa ng tinapay, hindi ko maiwasang mamangha sa impluwensya ng Korean drama sa marami sa atin. Narito ako sa ibang bansa, nag-e-enjoy kasama ng mga Koreano at gumagawa ng tinapay na dati hindi ko kilala. Mga karanasang nakaangkla sa isang sikat na Korean novela. Ilipat daw tayo ng ano? Ilipat daw tayo ng location. Masyado raw kasing maraming tao sa unang lokasyon kung saan sana kami magkikita ni Song Il-guk. Ito yung pangalawang venue ng interview na pinili nila. So sana matuloy na. Inaayos pa nila. Hindi ko pa alam kung saan kami eksakto mag-i-interview. Pagkalipas ng may isang oras, dinala na kami sa shooting ng pinakabagong drama ni Song Il-guk, ang Homicide. We can shoot now from here. At sa wakas, nakita ko rin ang bida ng Jumo. Nandiyan na si Jumo. Ayun siya, yung nakakap. Katalikod. Kakaunti ang tao sa production team ng dramang ito pero napansin kong mabilis pa rin nilang natatapos ang mga eksena. Kaya hanggang tanaw na lang muna kami. Kaya lang ilang saglit pa.
이쪽이 넘어가 계셔야 되고 여기 앵글이라서 예 이쪽으로 좀 넘어가실게요. 네. 시나비한 나 kaming sa ibang araw na lang itutuloy ang interview kay Song Il-guk. Kinagabihan, binalikan namin ang shooting ng homicide. Si Kim Jun, isang rapper at miyembro ng sikat na F4 ng Korea, ang aming pakay. May mga fans siya. Kapag hindi pa nakarolyo ang kamera, ang mga fans ni Kim Jun sinasamantala ang pagkakataong magpa-autograph. Ang shooting, sa isang coffee shop kami nagkakilala. Sandra, I'll sit here. You just stand behind. I'll stand here. Hello. Hello. I'm Sandra. I'm from the Philippines. Nice to meet you. Kwento ni Kim Jun, madalas siyang nakakatanggap ng mensahe sa kanyang mga Pinoy fans sa pamamagitan ng Twitter. Meron akong Twitter account. Maraming fans mula sa Pilipinas na nagpapadala ng message sa akin. So now they know that you can read their tweets to you. Oo, binabasa ko talaga. Isa si Kim Jun sa mga Korean stars na sineseryoso ang kanyang career bilang artista at singer. Bakit nga naman hindi? Sa dinami-dami kasi ng artista sa Korea, mahirap manatiling sikat. Bukod sa pagiging artista at rapper, estudyante rin pala si Kim Jun at kumukuha pa nga siya ng masteral course ngayon. Global Media Content sa pinag-aaralan ko sa graduate school. Dahil nagtatrabaho ako, hindi lang sa Korea kundi sa ibang bansa. Naghahanap ako ng paraan para mas maging interesting at informative ang pagbabahagi ko ng Korean culture sa kanila. Hindi basta-basta ang maging Korean star. Kung minsan nga, ilang taong nagte-training ang artista sa Korea bago mabigyan ng malaking role sa drama. Si Ju-won halimbawa, naging theater actor muna bago nabigyan ng break. Hindi ako perfect. May mga kaibigan ako na sumabak na sa pag-arte kahit hindi sila handa. So na-realize ko na dapat well-prepared ako. Bukod sa galing sa pag-arte, dapat marunong ka makisama. Halimbawa, kailangan sumipot ka sa mga appointments. Masasabing ang mga dramang pinagbibidahan ng mga artistang tulad ni Kim Jun, isinusulong ang imahe ng Korea sa ibang bansa. Marami sa mga turistang nagpupunta dito. Ang destinasyon, mga lugar na napanood nila sa Korean drama. Nandito ako ngayon sa Jeju Island, isang popular na pasyalan dito sa Korea. Isa sa mga trademark ng Jeju, itong Field of Yellow Flowers na maraming beses ko nang napanood sa mga Korean drama. Napamahal sa mga Pinoy ang Jewel in the Palace, hanggang ngayon, dinarayo ang Outdoor Museum ng Jeju Island kung saan kinuna ng ilan sa mga eksena nito. Naroon pa rin ang mga litratong mula sa sikat na historical drama. Nakadisplay din ang mga props na ginamit sa Jewel in the Palace. Tila nga dumarami ang pwedeng bisitahin ng mga Korean drama fans dito sa Jeju Island. Isa ang mamahaling resort na ito sa naging lokasyon ng ilang sikat na drama. At ang pinakabagong inaabangan ng mga manonood, ang Secret Garden. Habang binibig ang tinapay na ginawa namin, saan tayo pupunta?
Nag-ikot-ikot ako sa mga set na ginamit sa shooting ng The Baker King. Kahit na tapos ng Omere dito sa Korea, yung The Baker King, nakakatulong pa rin to sa ekonomiya dahil dinadayo ng mga turista yung mga set na ginamit sa drama. Gaya nito, lobby ng bahay ng tatay ni Kim Tak-gu. Dito makikita rin ang interior ng bahay ng teacher na nagturo kay Tak-gu sa paggawa ng tinapay. At ang hindi malilimutang kitchen ng bakery. Dito sa set na to, umikot ang istorya ng The Baker King. Dito rin maraming madramang eksena ang naganap. Ito mismo ang set na ginamit sa shooting. Pati ilang props naroon pa rin. Ang kaibahan lang, ginagamit talaga ang kitchen na ito ngayon para sa pag-bake ng tinapay. Ang sabi kasi nila, yung mga oven na ginamit sa drama, props lang. Makalipas ang ilang minuto, luto na ang ginawa kong tinapay. Ito yung bong bread ni Kim Tak-gu. Ito yung pinakaunang bread na nagawa ko. Ano kayo lasa? Kape masarap. Pero nang makausap ko ang writer ng Baker King, sinabi niyang hindi pala dapat panadero ang karakter ni Tak-gu. Chomenen Joseonop. Noong una, naisip kong sumulat ng kwento tungkol sa paggawa ng barko sa Korea, na may istorya rin tungkol sa pamilya. Pero hindi pwedeng ihinto ang paggawa ng barko para lang sa shooting. Doon ko naisip lumikha ng kwento tungkol sa paggawa ng tinapay. Marami akong nakausap na panadero na marunong gumawa ng iba't ibang tinapay. Nakatulong sila sa paggawa ng kwento. Pinaghandaan naman daw mabuti ng direktor ng Baker King ang biswal na aspeto ng drama. 저도 이제 연기자들이랑 같이 한 달 정도 nag-attend ako ng baking class ng isang buwan kasama yung mga artista. Hindi para matutong mag-bake, kundi para obserbahan ang kilos ng mga panadero. Oke, iruke. Dahil dito, may mga viewers daw na nadadala sa kanilang napapanood. Noong nagsushooting kami, merong alin na tinapik ako sa likod at sinabi yung huwag ko raw apihin si Tak-gu. First time nangyari yun, apektado pala sila sa role ko. Halimbawa, noong summer, sobrang init, pero matandang babae na dumapit kay Tak-gu. Binigyan siya ng ice cream, pero ako hindi. Maliit na bagay lang, pero nalungkot ako. Pero sa pagtatapos ng top-rating Korean drama, napatunayan kong hindi na kontrabida ang tingin ng publiko kay Ju-won. Grabe! Kasabayin niya ako palabas, pero dahil dinumog na siya, tontuwa yung mga bata. Maganda na ang takbo ng career ng mga lead character ng Baker King. Ang bidang si Yoon Si-yoon na gumanap sa papel ng Tak-gu, nagsushooting ng pelikula sa isang isla sa Korea, kaya hindi namin na-interview. Si Yoo-jin naman, ang leading lady sa Baker King, may sariling show na sa Korea. Dahil model din si Yoo-jin, tungkol sa pagpapaganda ang kanyang show. Madaling lapitan at laging nakangiti si Eugene. Malayo sa karakter niya sa Baker King. 방영을 하고 있다는 소식을 지금 처음 들었어요.
Masaya ako na nagustuhan ng mga manonood sa Pilipinas ang The Baker King. Nagpapasalamat ako na hit ito sa Pilipinas at Korea. We are big fans of yours in the Philippines. Nakakataba raw ng puso, lalo pat ilang beses na rin siyang nakapunta sa Pilipinas. Nagpunta ako sa Palawan kasamang pamilya at mga kaibigan ko. Napakagandang isla. Gusto ko yung pagkain, lalo na yung mangga. Mabait ang mga tao. Napaka-hospitable. Maraming Korean stars ang kilala hindi lang sa Korea, kundi pati sa ibang bansa. Kaya naman, hindi madaling makipag-appointment sa kanila. Ngayon, nakatayo kami dito sa kanto kasi inaabangan namin yung pagdating ni Song Il-kook. Hindi nila masabi sa akin kung saan gagawin talaga yung interview. Pero kailangan namin maghintay kasi any moment daw pwede siyang dumating. Si Song Il-kook ay mas kilala ng mga Pinoy sa papel niya bilang Jumo. Habang naghihintay, walang tigil ang pagtawag ng mga tauhan ng Arirang TV Network sa kanilang mga koneksyon para masiguro ang aming interview. Sila yung tumutulong sa akin na makuha yung interview kay Song Il-kook, kay Jubong, kasi malaking artista talaga siya dito at ganitong karaming tao yung kailangan mag-set nung appointment para lang ma-interview siya. Maya-maya pa, nakatanggap kami ng tawag mula sa kampo ni Song Il-kook. Dasi sigum yung upro umgitin ko ya. Yangyang jung kyo. He's shooting a drama at this moment. And then they're changing the location for some reason. So we have no choice but just follow him. Matapos ang ilang oras na paghihintay, sumagi sa isip ko, malabo na yatang makaharap ko pa ang taong hinangaan ng marami bilang si Jumo. Sabi ng mga Koreanong kasama namin, kailangan kaming magmadali. Pumayag na kasing magpa-interview si Song Il-kook na kilala sa Pilipinas sa kanyang pagganap bilang Jumo. Sinalubong kami ng manager niya sa isang coffee shop. I'm Sandra. Can you do this? Okay. Yeah. Hindi nagtagal. Hello. Bihira raw magpa-interview si Song Il-kook. Kaya kahit mga Koreanong kasama ko, excited. Marami ng pinagbidahang drama si Song Il-kook, pero aminado siyang ang Jumo ang tumatak ng gusto sa kanya. Sino ko? Yeah! Siya raw ang gumawa ng marami sa mga stunts ng Jumo. Sa Jumong, kailangan ko matutong sumakay sa kabayo. Marami kasing horseback riding scenes. Nag-aral din ako ng traditional archery at mga action stunts. Tatlong buwan din ako naghanda para sa role ko. Para kay Song Il-kook, karangalang gampanan ng papel ng isang taong itinuturing na bayani sa Korea. Nasorpresa din ako na nagustuhan ng Jumong sa iba't ibang bansa. Siguro dahil pare-pareho lang naman ang sentimiento at damdamin ng mga tao, kahit magkakaiba sila ng lahi, tulay o kultura. Ba patok sa mga manonood ang Korean drama? Sa paghahanap ng sagot, nakarating ako sa opisina ng batikang direktor na nasa likod ng Endless Love series, si Yoon Suk-ho. Is that real snow? Real snow. Siya ang sinasabing nagsimula ng Hallyu dahil sa popularidad ng dramang Autumn in My Heart at Winter Sonata sa iba't ibang bansa. Kung neyongjongin chikmyeoneseoneun
Ang mensahe kasi ng Korean drama ay umiikot sa Eastern values gaya ng kahalagahan ng pamilya o kaya pag-ibig. Madaling makarelate dito yung mga tao sa Asian countries. Isa sa mga trademark ni Direk ang pagpapakita ng mga gandang imahe at tanawin sa kanyang mga drama. Gusto kong ma-emphasize yung magaganda at positibong mga bagay. Is there an effort to present or to showcase the tourist attractions in Korea in your dramas? Hindi yun ang intention ko. Pinipili ko lang yung mga tanawin na sa tingin ko ay maganda. Nagugustuhan naman ng mga tao kaya sila nagpupunta doon. Pero para sa akin, ang pinaka nakakaantig at magandang imahe ay ang emosyon sa mukha ng tao. Kung dati nakilala ang Korean drama sa simpleng storyline, nagbabago na rin daw ang panlasa ng mga manonood. Melo라는 코드는 그대로. Nandun pa rin ang romance at ang contradiction between good and evil. Pero ang malaking pagbabago ay pagtatalakay sa mga kasalukuyang issue sa lipunan. Sa pagdaan ng panahon, tila nga lalo pang nakikilala ang Korean drama sa iba't ibang bansa. Dito pala sa coffee shop na to kinunan yung eksena na yan sa Secret Garden. Pati ang bangko na ginamit sa isang nakakakilig na eksena, may marker pa. Bukod sa turismo, namamayagpag din ngayon ang fashion at cosmetics industry ng Korea. Ang mga damit at cosmetics daw kasi na ginagamit o iniendorso ng mga Korean stars, tinatangkilik ng mga fans. Kaya naman ang gobyerno ng Korea tumutulong sa pag-promote ng kanilang mga drama sa ibang bansa. Sa Pilipinas, hindi maikakaila ang impluwensya ng Hallyu o Korean Wave. Isa ako sa mga humahanga sa Korean drama. Matapos makilala ang ilan sa mga personalidad sa likod nito, nakita kong malaki pala talaga ang naiaambag ng sining sa isang bansa. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness. Philippine community, everyone. Sa aking mga Filipino fans, salamat sa inyong pagtangkilik sa mga Korean dramas. Sana patuloy kayong manood at susubukan kong galingan pa sa pag-arte at gumawa pa ng magagandang drama. Nagpapasalamat ako sa inyong pagmamahal sa show. Abangan ninyo mas marami pang drama at pagbisita ko sa Pilipinas. Gusto ko kayong makilala lahat. Salamat at sa muling pagkikita. Thank you for your love and I wish I could visit Philippines. Hi, ako si Kim Jun ng Team X. Excited akong makilala kayong lahat. Gumagawa ako ngayon ng bagong album at drama na excited akong ibahagi sa inyo. Susubukan kong bumisita sa Pilipinas.